nagbunawa sa mga sintomas ng schizophrenia. Ang schizophrenia ay isang kondisyon sa kalusugan ng isip na kadalasang lumilitaw sa huling bahagi ng pagdadalaga o maagang pagtanda. Ang epekto nito sa pananalita, pag-iisip, emosyon, at iba pang bahagi ng buhay ay maaaring makaapekto sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan at pang-araw-araw na gawain ng isang tao. Karaniwang lumalabas ang mga sintomas kapag ang isang tao ay nasa pagitan ng kanilang late teen at early 30s. May posibilidad silang umunlad ng mas maaga sa mga lalaki kaysa sa mga babae. Sa ilang mga kaso, ang isang tao ay magsisimulang magpakita ng mga hindi pangkaraniwang pag-uugali mula pagkabata. Ngunit ang mga ito ay nagiging makabuluhan lamang kapag sila ay tumatanda. Sa iba, ang mga sintomas ay maaaring biglang lumitaw. Ang schizophrenia ay isang panghabang buhay na kondisyon, ngunit makakatulong ang paggamot na pamahalaan ang mga sintomas. Nakakaapekto ang schizophrenia sa iba't ibang tao sa iba't ibang paraan, ngunit may ilang karaniwang sintomas. Kabilang dito ang nalilitong pananalita na mahirap intindihin ng iba, kakulangan ng ekspresyon ng mukha, kakulangan ng emosyonal na pagpapahayag, kawalan ng motibasyon, hirap mag-concentrate, psychosis, tulad ng mga delusyon at guni-guni. Bago maranasan ang mga sintomas na ito, maaaring lumitaw ang isang tao, wala sa uri, balisa, kulang sa focus. Ang mga pangunahing sintomas ng schizophrenia ng mas detalyado. Mga maling akala. Ang isang taong nakakaranas ng mga maling akala ay maaaring maniwala na ang isang bagay ay totoo kapag walang matibay na ebidensya para dito. Halimbawa, maaaring naniniwala sila na sila ay napakahalaga. May humahabol sa kanila, ang iba ay sinusubukang kontrolin sila ng malayuan. Mayroon silang mga pambihirang kapangyarihan o kakayahan. Hallucinations. Ang ilang mga tao ay nakakaranas ng mga guni-guni. Ang pinakakaraniwang uri ay ang pagdinig ng mga boses, ngunit ang mga guni-guni ay maaaring makaapekto sa lahat ng mga pandama. Halimbawa, ang isang tao ay maaari ding makakita, makadama, makatikim, o makaamoy ng mga bagay na wala talaga. Nalilitong pag-iisip at pagsasalita. Ang pag-iisip at pananalita ng isang tao ay maaaring lumipat mula sa isang paksa patungo sa isa pa ng walang lohikal na dahilan. Kaya't maaaring mahirap sundin kung ano ang sinusubukang sabihin ng tao. Maaaring mayroon ding mga problema sa memorya at kahirapan sa pag-unawa at paggamit ng impormasyon. Iba pang sintomas. Pagganyak, maaaring pabayaan ng tao ang pang-araw-araw na gawain, kabilang ang pangangalaga sa sarili. Maaari rin silang makaranas ng katatonia, kung saan halos hindi na sila makapagsalita o makagalaw. Emosyonal na pagpapahayag, maaaring tumugon ang tao ng hindi naangkop o hindi man lang sa malungkot o masasayang okasyon. Buhay panlipunan. Ang tao ay maaaring umatras sa lipunan, marahil sa pamamagitan ng takot na may isang tao na saktan siya. Komunikasyon. Ang hindi pangkaraniwang pag-iisip at mga pattern ng pagsasalita ng tao ay maaaring maging mahirap para sa kanila na makipag-usap sa iba. Maraming mga taong may schizophrenia ang hindi nakakaalam na sila ay masama. Ang mga guni-guni at maling akala ay maaaring mukhang napakamakatotohanan sa isang taong nakakaranas nito. Maaari itong maging mahirap na kumbinsihin ang individual na uminom ng gamot. Maaaring natatakot sila sa mga side effect o naniniwala na ang gamot ay makakasama sa kanila. Paggamot. Ang schizophrenia ay isang panghabang buhay na kondisyon,
Ngunit ang mabisang paggamot ay makatutulong sa isang tao na pamahalaan ang mga sintomas, maiwasan ang mga relapse, at maiwasan ang pag-ospital. Ang karanasan ng bawat tao ay mag-iiba, at isang doktor ang mag-aangkop ng paggamot upang umangkop sa individual. Ang ilang mga potensyal na opsyon sa paggamot ay kinabibilangan ng mga gamot na antipsychotic. Ang mga ito ay maaaring para sa pang-araw-araw na paggamit o para sa hindi gaanong madalas na paggamit kung ang tao ay pipili ng mga injectable na gamot na maaaring tumagal ng hanggang 3 buwan sa pagitan ng mga iniksyon, depende sa gamot. Pagpapayo. Makakatulong ito sa isang tao na bumuo ng mga kakayahan sa pagharap at ituloy ang kanilang mga layunin sa buhay. Pinag-ugnay na espesyal na pangangalaga. Pinagsasama nito ang gamot, pakikilahok ng pamilya, at mga serbisyo sa edukasyon sa isang holistic na diskarte. Mahalaga para sa isang tao na magpatuloy sa kanilang plano sa paggamot, kahit na bumuti ang mga sintomas. Kung ang isang tao ay huminto sa pag-inom ng gamot, ang mga sintomas ay maaaring bumalik. Laging tatandaan, ang kalusugan ay ating kayamanan na dapat pag-ingatan. Sana'y nagustuhan mo ang topic natin sa video na ito. Huwag sanang kalimutang mag-like, comment, share at subscribe, para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga video. Maraming salamat sa panonood. Pagpalain ka ng Panginoon.